Showbiz Fanatics, isang direktor ng ABS-CBN ang naglabas ng saloobin tungkol sa movie project ng Katniel. Ang lahat na yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Yes, of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ka po muna, of course, magpasalamat sa lahat ng mga legit na nagmamahal, sumusuporta at palagi pong nanonood at pumipili sa ating channel. Maraming maraming salamat po. At kung hindi nyo pa po napapanood yung isa sa mga updates po natin kani-kanina lang, kung saan isa sa mga closest friend nitong si Alden Richards ang nagsalita na at talagang confirmation po ito patungkol sa tunay na estado ng relasyon ni Alden at ni Catherine. Kasi hanggang sa ngayon, kahit ang dami po mga evidences na naglalabasan patungkol sa dalawa, still marami pa rin po talaga ang mga hindi naniniwala. Well, in fact, hindi naman talaga natin sila kailangan pang piliting maniwala. Sabi nga ni Mr. Alden Richards, what you see is what you get. Pero para po lubusin yung mapanood at maunawaan ang updates na yan, puntahan nyo po yung ating channel after this. Naroroon po yung ating ka-upload lang kani-kanina lang. At makikita nyo po dyan yung statement niya kung paano niya po talagang pinatunayan at kinongratulate yung kanyang kaibigan for dito po sa kanilang namumuong relasyon. And of course, talagang confirm na dahil kinongratulate na po ng 40th PMPC Star Awards for movie. Congratulations Alden Richards, Movie Actor of the Year, 5 Breaks Up, and a Romance. Ayan. So, talagang nakikita ninyo, di ba, parang ang ganda ng flow ng taon po ni Alden Richards. Doon po sa isang interview niya, nung nagsalita po siya sa Sparkle ng mga bagong artist, sinabi niya na way back 2023 ay dumaan daw di umano siya sa sobrang depression at talagang dumaan siya sa parang na-anxiety siya. Kasi karamihan sa mga proyekto niya during those times, kahit ang dami niya mga movie and teleserye, ay hindi natin masasabi talagang tumatabo. Talagang masasabi mo na nag-extravagant yung nagiging result. Kaya siguro yun yung naging cause ng kanyang anxiety. Pero this year, makikita natin talaga na grabe sunod-sunod ano, yung kanyang mga awards. At makikita mo talaga na yung blessing it is overflowing. And eto na, no, pag-usapan natin ito. Kasi pagkatapos pong pumirma ng kontrata at mag-renew ng contract si Alden Richards at si Catherine Bernardo dito po sa ABS-CBN, ay hindi po nila inaalis or hindi po mga parang kasama sa kontrata nila na one day or hindi man ngayon, darating po sa punto na talagang pagsasamahin pa rin sila. Pero yun po ay base or kumbaga parang ano yun, nakadepende po yun kung papayag si Catherine or si Mr. Daniel Padilla na pagsamahin sila sa isang proyekto. Kasi sa ngayon, ang nakikita lang natin na parang may projects talaga na sunod-sunod ay itong si Miss Catherine. Kasi sunod-sunod po yung mga endorsement shoot niya, tas may movie pa po siyang gagawin. Pero kay Daniel, wala pong medyo malalaking projects na ino-offer sa kanyang ABS, not unless nabigyan siya talaga ng offer na makasama niya ito pong si Mr. Daniel Padilla. Pero isang director po ang na-interview patungkol sa bagay na ito. Kasi parang ano, naging successful po kasi yung isa sa mga teleserying dinirect ni Direk May Alviar. Ayan, isa sa magagaling na director po ng ABS-CBN. Yan, kasama ni Direk Cathy Garcia Molina, na nagsalita po siya kasi parang ino-offeran siya na i-direct itong si Mr. Daniel Padilla at si Catherine Bernardo. Pero sa isang interview, inamin niya na parang tila baga hindi pa handa at hindi pumayag si Catherine Bernardo na makasama agad-agad kasi parang hindi pa sila ready na magsama sa isang projects, no? Kaya ito po yung ilan sa mga pag-amin. So, which means ito po talaga ay nagpukumpirma doon po sa sinasabi ng ilang director, no, ng ABS-CBN na talagang hindi pa po ready ang Katniel para po magpakita ng panibagong movie. Kasi yan ay isang respeto na rin sa actress. Panoorin natin to. Great actor, actresses, mga love teams. Yung isang kaya rin yung kumbaga, kung bakit sila sumisikat. Any other mga artist that you want to work with soon? Did given Dongnya after Dongnya? Ako sino ano, kahit sino, go!
Are you still open working? Sana no magkaroon pa ng movie ang Katniel. Are you open working again with them? Kung basta sakaling open sila. Basta open sila. Open din ako. Sinabi po ng director na ito na open po siya to work with Katniel. Yes. Of course, sino ba naman ang gusto ang tatanggi sa proyektong ito? Pero binali niya po ito nung sinabi niya kung papayag silang na magsama sa isang proyekto, which means meron isa sa kanila na talagang hindi talaga gusto pa na magsama silang dalawa sa isang project. At talagang napaka bilis naman kung agad-agad pagsasamahin sila, diba? So good decision po yun. At dahil dyan, narito ang ilan sa mga reaction ninyo patungkol sa ating latest updates. Magbasa tayo at mag-react. Sabi ni Linda Ignacio, good luck Catherine and Alden, proud of you and you are the best actor and actress of the year 2024. God bless to both of you. Thank you, Lord. Sabi naman ni Miss Luz Makapagal, hoping and praying for their happiness. Both Kat din. God bless both. Ayan. So ito naman ang kanyang komento. And another, Miss Ruth Tanyag, congratulations Kat din. Totoo naman na lucky charm nyo ang isa't isa. You have many in common. Patunay lamang ang biyayang dumarating sa inyo ay buhay siksik, liglig at umaapaw. Lagi nyong panatilihing nakaapak sa lupa. Lalangin namin na sana hanggang sa huli kayo pa rin. Patuloy nawa kayong biyayaan at bigyan ng pagpapala ng ating poong may kapal. Ayun. So ito naman yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito. Sana lahat ng mga supporters at lahat ng mga viewers natin ganito kapositibo magsalita. Kasi yung iba, parang hindi mo na nga sinusuportahan, sinisiraan pa. And sabi pa ni Ma'am Shirut, buti hindi sila pinagsama ni Sanya Lopez, pinaghiwalay sila kasi umiiwas na rin kasi si Alden sa kanya. Kasi nga nai-issue sila noon eh. Pero ito yung sagot naman ng isa. Sabi niya, Ruth Tanyag, interview sa press, sabi ni Alden, magkaibigan lang talaga sila ni Sanya Lopez. At tagal sila nagkasama ni Sanya sa TV series, pero di raw sila nagdating or date. Nanliligaw si Sanya, sagot diretso ni Alden, hindi raw nanligaw. Pero pag tinanong about Kat, sabi ni Alden ay personal at private daw sa kanila ni Kat. Di siya makasagot ng diretso. Di mo ba nakita sa interview? Tama po yung kanyang assessment, no? Ganun lagi yung sagot niya. Kasi kapag hindi, direkta naman sinasagot ni Alden na hindi, diba? Pero kapag talagang may something, ganun yung sagot niya eh. Ganun yung kanyang sinasabi. So ito lang po yung ilan sa mga manifestation talaga na there's something good is going on between Alden and Catherine Bernardo na hindi na dapat po nila isa publiko dahil sabi nga nila is mas magandang ilihim na lang kaysa ibunyag kasi maraming gustong manira. Sabi ni Rose Plarisa, sa kauna-unahan si Alden, pareho silang blessed at sikat, nahulog ang sa loob ni Alden kay Catherine noon pang 2019, Hello Love Goodbye nila na movie. Hindi si Alden makapursu sa kanyang feeling dahil may boyfriend pa si Catherine. He just patiently waiting in God's time. Ngayon single na si Catherine at marriageable age na si Alden. Ang quality ng isang babae na hinahanap niya pang habang buhay ay na kay Catherine na. So yun na. So salamat po sa inyong mga komento and positive comments. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.